ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong iyon, nagmamadali ang mga pasto na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinasabing ang pagsang-ayon ni Maria sa kalooban ng Diyos ang pinakamakapigil hiningang bahagi ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Noong sabihin ng anghel kay Maria ang kanyang magandang balita, natulala at tila huminto ang lahat. Ngunit nang tumugon na si Maria, mangyari nawa sa akin. Ayon sa wika mo, nagbunyi ang langit at lupa sapagkat tunay ngang matutupad na ang plano ng Diyos. Muling niligawan ng Diyos ang sangkatauhan at sa pamamagitan ni Maria muli tayong sumang-ayon sa kalooban ng Diyos na tayo'y maligtas. Taong 431 AD, noong idineklara ng Ekumenikong Konseho ng Ephesus ang dogmang si Maria ay tunay na ina ng Diyos o Theotokos. Kung hinirang siya bilang ina ng bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao, tunay rin siyang ina ng Diyos. Sa pamamagitan ni Maria, nabigyan si Jesus ng katawang tao. Ngayon pa man, buhat pa rin sa Ama ang kadakilaan ni Jesus. Kaya naman kabilang pa rin si Maria sa sanglilikha at hindi niya kailanman magiging kapantay ang Ama at ang kanyang anak. Ngunit ang buong pusong pagtanggap sa kalooban at grasya ng Diyos nang may pagpapakumbaba ang siyang nagtampok kay Maria bilang rurok ng sanglilikha, inilalarawan ng kanyang buhay kung paano iniaangat sa biyaya ng Diyos ang isang tao. Ipinanganak si Mariang walang bahid ng kasalanan, kaya ambati ng anghel sa kanya, lubos kang pinagpala. Hinirang at binukod siya ng Diyos upang tunay na maging ina ni Jesus. Maging puso nawa natin ang puso ni Maria. Sa kanyang busilak ng kalooban, inunawa niya at pinagbulay-bulayan ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Hindi siya pikit-matang sinusunod ang kalooban ng Diyos, ngunit matibay niyang pinanghahawakan ang mabuting balitang kanyang naranasan. Taglay niya ang tunay na puso ng isang ina, mapag-aruga, matiisin, hahamakin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. Sa taong ito, sinisimula natin ipagdiwang ang 500 taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating bansa. Ito ang tamang panahon na patuloy at mas malalim pang magninay. Lumago ba ako sa aking pananampalataya? Sa papaanong paraan ba ako tumutugon sa kalooban ng Diyos? Tulad ng mga pastol na humayo at nagpatotoo sa kanilang nakita at narinig mula sa anghel, masigasig ko rin nawang ipahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging tapat na pagsaksi kay Jesus. Maging tunay na papuri sa Diyos nawa ang ating buhay gaya ng kay Maria. Magtiwala tayo na laging may mas magandang kabuluhan ang mga bagay at pangyayari sa ating buhay. Sa pamayanan, kung tinitignan natin ito gamit ang mata ng pananampalataya, humingi tayo ng biyaya mula sa Diyos upang magampanan nating lubos ang kanyang kalooban. Magtiwala tayong kahit anumang pagsubok na dumating sa ating buhay, magnilay at manalig sa Diyos, tiyak na hindi tayo malilihis mula sa kanyang dakilang kalooban. Kung tulad ni Maria, lubos tayong magtitiwala sa kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos. O Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami.